Magandang araw ulit sa inyo mga bata. So narito na naman tayo sa isang talakayan sa ating asignaturang EPP. Muli, ako ang inyong guro, Binibining Ira Mirasol P. Villanueva. At ngayong linggo nga na ito, kayo ay inaasahang makagawa ng sariling disenyo sa pagbuo o pagbabago ng produktong gawa sa kahoy, ceramics, karton, o lata o mga materyales na nakukuha sa pamayanan. Pero bago iyan, inyong ihanda ang inyong learner's packet dahil ating sasagutan ang ilan sa inyong mga gawain sa pagkatuto. Ayan, handa na ba kayo? Tara, umpisahan na natin. Tunay nga ang Pilipinas ay maraming yamang natural na pwede nating mapagkakitaan o makagawa ng produkto gamit ang mga materyales na galing sa ating pamayanan. Katulad na nga ng abaka na pwede natin gawing bag. Tulad din ng kawayan na pwede natin gawing salaset o naupuan at lamesa. Ngayon, ano-ano pa nga ba ang iba't ibang materyales na makikita sa ating lugar o sa ating pamayanan na pwede natin gawing hanap buhay o mapagkakakitaan? Tara, alamin natin. Una ay ang tabla at kahoy. Ang tabla at kahoy na nagmula sa mga puno ng mulave, nara, yakal, kamagong, apitong at iba pa ay maaari nating gamitin upang makagawa ng mga produkto na pwede nating pagkakitaan. May iba't ibang sukat at lapad ang kahoy kaya makapipili ng naayon sa laki at anyo ng proyektong gagawin. Tiyakin lamang na ang uri ng kahoy na gagamitin ay tuyong-tuyo upang maiwasan ang madaling pagbulok nito. Ngayon tayo mag-isip ano-ano nga ba ang mga produkto na pwede nating gawin gamit ang tabla at kahoy. Ayan. Pangalawa ay ang abaka. So gaya na nga nang naipakita ko kanina, ang abaka ay isang huli ng halaman na nahahawig sa puno ng saging. Maliban sa mga dahon nito dahil higit na malalapad ang dahon ng abaka kaysa sa saging. Ang lalawigan ng Davao ay kilala sa malawak na taniman ng abaka. Ang mga hibla nito na buhat sa puno na ay siyang ginagamit sa paggagawa ng mga basket, punasan ng paa, tsinelas, sinturon, mga palamuti at iba pang mga kagamitang pambahay. Dahil sa matibay ito, kilala rin ang abaka sa paggawa ng lubid o pisi na ginagamit kahit na sa ibang bansa. Yan ang abaka. Mayroon ba kayong kagamitan sa bahay na gawa sa abaka? Pangatlo ay ang nyog. Ito ay tinatawag ding puno ng buhay dahil sa ang bawat bahagi nito ay may sadyang gamit. Mula sa mga ugat hanggang sa mga dahon ay mapapakinabangan. Mainam gawing gamot ang mga ugat nito at maaari rin gawing pangkulay. Ang mga hibla ng bunot ay ginagawang lubid, bag, at pahira ng paa. Karaniwan ding ginagawa at ginagamit ang katawan ng puno ng nyog na haligi at sahig ng mga bahay at iba pang mga kagamitang pambahay. Yan ang nyog. Pang-apat ay ang pandan. Ito ay karaniwang tumutubo sa gilid ng pampang kung saan ay mabuhangin o sa mga gilid ng bundok o malapit sa lawa o latian. Malalapad at mahahaba ang mga dahon nito na nahahawig sa dahon ng pinya. Mainam itong gamitin sa paggawa ng banig, sapin sa plato, sombrero, bag, tsinelas, tampipi at iba pa.
Yan ang gamit ng pandan. Panglima ay ang buri. Ang buri ay isa sa mga pinakamalaking palmera na tumutubo sa bansang Pilipinas. Ang mga nagagawang hibla ng buri ay kinukuha sa mga murang dahon at ginagawang banig, tampipi, sombrero, pamaypay, bag, lupid, basket at marami pang iba. Ginagawa rin itong walis at basurahan ng mga buong palapa nito. Ang buri ay itinatanim saan man dako ng bansa. Pang-anim ay ang nito. Ito ay isang uri ng pako o fern na may mga dahon, ugat at tangkay, ngunit walang bulaklak at buto. Mainam itong biyakin habang sariwa pa at saka ilubog sa putik ng tumibay at pumantay ang pagkaitim. Kung ito ay bibiyakin ng tuyo na, ilubog muna ito sa tubig upang mabawasan o malinis o maalis ang lutong at madaling mahubog o bigyan ng hugis. Ginagamit itong pantay sa mga gilid ng bilao, basket, bag at iba pang gamit na palamuti. Ang susunod ay ang nipa. Ito ay isang uri ng palmera na karaniwang tumutubo sa ilang lalawigan tulad ng Pampanga, Cebu, Cagayan at Mindoro. Ito ay tumutubo sa mga tubigan. Ang mga mura at hindi pa bukang dahon ay tinitipon ng hiwalay at pinatutuyo sa araw. Ginagamit ang mga ito sa paggawa ng mga kapote at pamaypay. Ang magugulang na dahon naman ay ginagamit na pang atip ng bahay. So sa bahay kubo, ito yung madalas gamitin na bubong. Sunod ay ang ratan. Ang halamang ito ay tumutubo sa halos lahat ng lalawigan. So kilala sa tawag na yantok at ginagamit sa paggawa ng mga muebles, bag, basket, duyan at mga palamuti. Sunod ay ang damong veterer. So kilala sa mga halamang damo na may halagay ang veterer o tambo. So ang damong veterer ay karaniwang tumutubo sa mga latian at pampang. Ang mga ugat ay nalulubog sa tubig sa loob ng 20 minuto at saka babayuhin upang maalis o matanggal ang balat. Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga pamaypay dahil sa kaaya-ayang amoy nito. Mainam gamitin ang damo o ang veterer sa paggawa ng mga walis. Sunod ay ang ceramics. Ang uri ng lupa na ginagamit sa mga produktong seramika o ceramics ay luwad o sa Ingles ay clay. Pino, malagkit at ang kulay ay dilaw, pula o abo. Sunod ay ang kahon.
Ang kahon ay madalas ginagamit bilang isang material sa pagbabalot o pagproprotekta ng mga kalakal. Ang susunod sa kahon ay ang lata. Ang lata ay may kulay na tila pilak na madaling tunawin at marupok na metal. Dahil mababa ang pagkakataon nitong makalason, ang mga metal na binalutan ng lata ay ginagamit din sa mga pagbabalot ng pagkain gaya ng mga lata na karaniwan din gawa sa mga aluminyo at asero o yero. At ayan na nga ang mga kagamitan na makikita sa ating pamayanan na pwede nating gawing produkto upang ating mapagkakitaan o gawing hanap buhay. So ihanda na ang inyong mga learner's packet at ating sagutan ng gawain sa pagkatuto bilang dalawa. So isulat ang letra ng tamang sagot. Anong uri ng halaman na nahahawig sa puno ng saging sa ginagamit sa paggawa ng tsinelas, basket at iba pa? Ang sagot dito ay letter B, abaka. So, inyo namang sagutan ang numbers 2, 3, 4, and 5. Bibigyan ko kayo ng 2 minutes. Tapos na ba? Atin nang iwas to. Ang sagot sa number 2 ay C. Number 3, B. Number 4, B. At sa number 5 ay A. Nakuha ba lahat ng sagot? Okay, tara na at dumako sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Anong uri ng proyekto ang maaaring magawa sa mga sumusunod? Number 1, pandan. 2, nyog. 3, abaka. 4, ratan. 5, buri. Ating gawing halimbawa ang number 1. Ang pandan ay maaaring gamitin sa paggawa ng banig, sapin sa plato, sombrero, bag, tsinelas, at tampipi. Ngunit maaari lamang kayong magbigay ng isang produkto o proyekto. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes para gawin ito.
Tapos na ba? Okay, atin nang iwas to ang inyong sagot. So number 2, ang nyog ay maaaring gamitin para maging gamot, bunot, lubid, bag, haligi, at sahig ng bahay. Ang abaka naman ay pwedeng gawing basket, punasan ng paa, tsinelas, sinturon, at pwede rin gawing mga palamuti. Ang rattan ay pwedeng gawing muebles, bag, basket, duyan, at mga palamuti gaya ng abaka. Ang buri naman ay pwedeng gawing banig, tampipi, sombrero, pamaypay, bag, lubid, basket, at walis. Tandaan, kahit isa lamang ang naisulat, pero narito ang sagot ay tama at check na check. Number 6, ang damo. Pwede itong gawing pamaypay at walis. Nito, pwedeng gawing bilao, basket, o bag. Ang nipa, pwedeng gawing kapote, pamaypay, pang-atip ng bahay. Tabla, pwedeng gawing lamesa, upuan, pinto, o iba pang mga gawaing kahoy. At ang kahoy, katulad ng tabla, ay pwede rin gawing lamesa, upuan, at pinto. Nakuha ba lahat? Okay, so kung lahat ng sagot ninyo ay tama, tara na dumako sa inyong assessment. Ang gagawin lamang ay itambal ang mga pahayag na nasa hanay A sa hanay B. Ating gawin ang number 1. Uri ng halaman na nakahawig sa puno ng saging na ginagamit sa paggawa ng basket, tsinelas at iba pa. Anong sagot nito? Ang sagot ay abaka. Anong letra ang abaka? Ito ay letter F. Ayan. Kayo ay bibigyan ko ng 2 minuto para gawin ang number 2, 3, 4 at saka 5. Tapos na? Okay, tara, sagutan na natin. Number 2, ang sagot ay E, very good. Number 3, B, 4, A, 5, D. Magaling! Tama lahat ng sagot. Okay. Sa inyong malinis o sa inyong kwaderno o sa isang malinis na papel, sagutan ang tanong na ito. Paano nakakagawa ng proyekto gamit ang mga bagay na makikita sa pamayanan? Pumili ng isang bagay at ipaliwanag. So ayan, pagkatapos ninyong gawin iyan, kunan ng litrato ang inyong sagot at isend sa akin via Facebook Messenger.
Okay, so habang ginagawa ninyo yan, nang alamin kung anong inyong performance task. Ang inyong performance task ay bumuo ng isang proyekto gamit ang mga iba't ibang materyales na matatagpuan sa pamayanan o sa loob ng inyong bahay. Maging malikhain at maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang o sa mga nakakatanda. Pag natapos na ninyo ang inyong performance task, kuha na ng larawan kasama kayo, lagyan ng palatandaan na kayo ang gumawa o ng pangalan at isend sa akin sa aking messenger. At ang inyong summative test ay ibibigay sa nakatakdang retrieval day. So yun lamang ang ating talakayan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!